Ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ay nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinagharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik sa mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat na naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo na 17 ng karaniwang panahon sa paunang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ating ginugunita ang tagapagsimula ng mga Redemptorista, si San Alfonso Maria Ligori. Sa atin pong mga pagbasa ay ipinapahayag una sa lahat ang kabutihang loob ng Diyos. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ng Exodo, Kapitulo 33, versikulo 7 hanggang 11, at Kapitulo 34, versikulo 5 hanggang 28. Ito yung paggawa ni Moises ng isang tolda para sa Diyos na si Yahweh, na tinatawag na tolda ng tipanan. At ito yung tolda na pinupuntahan ni Moises at kung sino man sa mga Israelita na gustong manalangin. At tuwing pupunta si Moises sa tolda ng tipanan, nagpahayag ang presensya ng Diyos sa pamagitan
ng isang ulap, isang usok, na kung saan ang Panginoon ay nakipag-usap ng personal na pag-usap kay Moises, na siya ang propeta ng sambayan ng pinagligtas at sila'y dalhin tungo sa pangakong bayan ng Israel. Sa ating salmo ay naulit din ang pagmagandang loob ng Diyos, ang kabutihang loob ng Diyos, na siya ay may gandang loob para sa atin, banayad kumagalit, ngunit puspos naman siya sa pag-ibig. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus kapitulo 34 versikulo 7 ay napahayag at naisulat doon ang salitang chesed. Chesed na naulit din sa Salmo 102. Chesed ay ang magandang loob, ang mahabaging Diyos, ang pag-ibig. Kaya dito na pahayag sa ating pangalawang sa ating unang pagbasa at sa salmo na ang Diyos ay mayroong magandang loob. Sa ating ebanghelyo, Ebanghelyo San Mateo kapitulo 13 bersikulo 36 hanggang 43, ang kagandang loob ng Diyos ay naitulad sa isang naghahasik ng binhi na mabuti. Ito ay isang paliwanag, itong ating ebanghelyo ngayon, ay paliwanag sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30, tungkol sa mabuting binhi at sa mga damo. At ngayon ay pinaliwanag ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa versikulo 36 hanggang 43 ang kahulugan ng mga nasasabi sa kanyang talinghaga tungkol sa mabuting binhi at ng damo. Sinasabi ng ating Panginoon na una sa lahat, ang mabuting binhi ay ang lahat ng mga bahagi o mga taong nasa pag-ahari ng Diyos. At ang nag-ahasik ay ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang Mesiyas. At ang mga damo ay inihasik ng mga diablo. At sa katapusan ng panahon, magkaroon ng paghukom na ang lahat ng mga damo na gumagawa ng masama o dahilan ng paggawa ng masama, sila ay titipunin ng mga anghel at sila ay itapon sa apoy at susunugin. Samantala, ang mga mabuting binhi, yaong mga tao na dahil sila'y may magandang ugali, gumagawa ng mabuti, naugnay lagi sa Diyos sa buhay panalangin at sa kawang gawa o paggawa ng mabuti, sila ay magliliwanag sa kaharian ng Diyos. Kaya sa versikulo 40 hanggang 43, dito po ipinapahayag na ang lahat ay dapat magiging bahagi ng paghahari ng Diyos o mga mabuting binhi. At yung mga damo, yung mga inihasik ng diablo, ay hayaan natin na parusahan ng Diyos sapagkat kinakailangan na tayo ay hindi matulad sa kanila, hindi maiinis sa kanila, na hindi tayo ma-influensya sa kanila. Kalimitan
itong masasamang damo ay may malaking influensya sa buhay ng tao, sapagkat karamihan sa kanila ay nasa kapangyarihan at may malaking kayamanan. At dahil dito, sila ay dahilan ng pagkawasak ng sambayanan, pagkasira ng tao, ubuhay ng tao, at kuminsan sila pa ang dahilan na magkaproblema ang sambayanan. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, tinuturuan po tayo na marunong tayong kumikilala paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maging mabuting binhi, mabuting halaman o tanim na mamunga ng sagana para sa Panginoon sa pamagitan ng ating buhay panalangin, sa pamagitan ng ating kawanggawa, sa pamagitan ng ating pagkaroon ng mabuting ugali, sa pagkaroon ng ating hadikain ng kabutihan, sa pagbuklod ng isang sambayanan na nababatay sa pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at nang ang Diyos ay siya maging sentro ng ating buhay. Lalahanin natin ang buhay natin ngayon sa mundong ibabaw ay may malaking impluensya ang masama. Kuminsan itong may malaking impluensya sa masama ay magpresenta pa ng mga mapaglapastangan o naglapastangan sa mga simbolo ng ating pananampalataya. At kuminsan ito ay pinasapasa pa ang kanilang mga ginagawa at pinagtawanan pa ng mga Kristiyano. Na ibig sabihin, sila na may influensya sa masama ay ipinarami pa dahil sa ating social media. Kailangan tayong kumilos, kailangan tayong manalangin, kailangan tayong magbabago upang ang Diyos ay balik uli sa puso ng bawat tao at tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Napakahirap ang modernong panahon o postmodernong panahon dahil hindi natin kakampi kung minsan ang social media. Gamitin natin ang social media sa pagpalaganap, sa pagpapahayag, sa pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos upang muli sa bawat puso ng tao, ang Diyos ang siyang maghahari. Amen? Purihin natin ang Diyos.